For today's video, magluluto ako ng matchbus, bukhari, and ito na yung aking mga ingrediente. Video malangga, magluluto ako ng matchbus, bukhari. Matchbus siya, may ibang way naman. Marami kasing way yung pagluluto ng matchbus, malangga. So, ayan. Nakita ko lang din tong video na to, so sabi ko, why not try? First time ko itong gawin kasi usually, yung mga normal na ano lang niluluto ko, na mga matchbus, gano'n. So ito, try ko. So ayan mga langga, medyo nag-soft na. So ayan, ilalagay ko na rin yung carrots. Kasi ito yung pinaka-ano yun, parang cashew niya. Usually, gumagawa ako ng cashew is yung ano, yung cut na onion tsaka raisins. Pero ibang way ito, yung tinatawag nila na matchbus bukhari. So, ayan naman lang ga. Nag-soft na yung aking carrots. Lalagay ko na yung raisins. Wala akong black raisins. Mas maganda yung black raisins. Hindi ako bumili kasi sabi ko meron naman ako. So, ito na lang gagamitin ko. Pwede naman siya yun. Magiging manamis-namis pa rin naman yung challenge na minanama. So, ayan. Halayaan ko lang siya muna. Hanggang sa mag-soft. Yung carrots ko, medyo marami kasi magiging malambot na siya kasi sa ref. Malambot na. So, naanabin yung apoy. Kunin ko muna, and then ipikit aside. And then, in the same pan, dito ako mag-aano ng garlic. Ayan. Magigisa na rin. Onion. Magigisa ko siya. Same pan lang din itong ginamit ko mga langga. Magigisa ako ng garlic, onion. Pero nagtira ako ng konti dito sa ano. Tanggalin ko yung mga, siyempre eh. Kasi ibibisa ko yung chicken. Yung chicken, habang nag-slice ako nitong mga ingredients, binabad ko muna siya sa asin para naman maging ano siya, malasa yung asin ko. Ay, yung chicken ko. Malasa yung asin. Basta ganun. Para maging malasa yung chicken sa loob, syempre. Tomato paste. Konti lang lagay ko ng tomato paste. And then, nilalagay ko yung chicken para mag-isa siya. Ayan. Para naman ma-absorb niya yung ano, yung gisa dito, gano'n. So, ayan. So, ganyan. Ano muna natin dyan para syempre, ma-absorb niya yung kamatis na ginisa, o diba? So, yung mga spices. Black pepper. Arabic na spices. Yung mga spices na matitigas gaya nitong cinnamon stick, black pepper, haluhaluin para ma-absorb na yung spices na nilagay. Iba-ibang way ang pagluluto ng matchbus, guys. So, sa Arabic, maraming way yung pagluluto ng matchbus. Ito yung matchbus. Yung biryani kasi is may yogurt. Ibang luto yun. So, ayan. And then, ilalagay ko na rin tong sili na ang lalaki. Wala akong maliit. So, ayan. And then, lalagyan ng tubig na mainit para madaling kumulo. Para maluto yung chicken. So, dapat yung tubig nito is katamtaman lang para yung bigas mamaya is katamtaman luto lang din. O, diba? So, ayan. Tatakpan ko muna hanggang sa kumulo at maluto yung chicken. Yung rice ko pa nga mga langga is binabad ko na kagabi pa para malambot siya. Madali siyang maluto. So, ayan mga langga, habang pinapakuluan ko yung aking chicken para maluto, dito sa kabilang side is gagawa ko ng sarili kong sauce. Okay. Ito ay chili at saka blender na tomato. And then, lalagyan ko siya ng tomato paste. Pakuluin ko lang siya. Pakuluan ko lang, I mean. Ayan, black pepper. So, pakuluan ko lang siya hanggang sa maluto na yung tomato. May iba na ang ginagawang sauce is yung ganito lang, fresh na fresh talaga siya. Masarap din naman. Pero mas gusto ko kasi yung iluluto siya para mas maganda yung ano. So, ayan. As you can see, nagiging pula na siya kasi nilagyan ko siya ng tomato paste. Tapos ako, kinikip ko yung extra tomato paste sa freezer para anytime na gamitin, pwede siya. So, ayan. Hayaan ko lang siya na kumulo. So, ayan na mga langga. Yung aking manok after 48 years. Charot lang.
malambot na siya. Kasi kailangan malambot na malambot yung manok mo eh. Maluto na siya. So, ayan na siya. Yung tubig, hindi rin ganong karamihan. Kasi dapat yung tubig mo is tamang-tama lang mamaya para doon sa kanin. So, ayan. Kukunin ko na yung chicken kasi ilalagay ko siya sa oven na sa taas lang yung apoy. So, ayan guys. Tapos ko muna dyan. Tapos, dapat syempre, titikman nyo rin kung okay yung lasa ng inyong sabaw. Kasi syempre, manunood yung ano dyan eh. Yung sa, tawag nito, yung sa rice. So, ayan guys. Kunin muna natin yung chicken. Ayan, lagay natin dyan. Then, yung isa pang chicken. Luto na siya, sobrang lambot na. Ayan. Ano ba? So, ayan na siya, mga langga yung chicken. Ganyan. So, ayan. And then, ilalagay ko na yung aking rice. Pero dapat titikman ko muna kung sakto lang yung rice. Ay, yung timpla pala. Kasi syempre, manunuot yung asin. Pag lalagyan mo siya ng, ilalagay mo na yung ano, rice, mawawala na yung lasa. So, ayan. Daragdagan ko yung soap ko. Para magkalasa yung aking rice. Ayan mga langga, ito na yung aking rice na binabad ko kagabi pa. So, ilalagay natin dyan. Ayan. Tamang-tama lang yung tubig nyo. Kasi dapat hindi magiging lasa yung rice mo. Wait lang, ipatapos. Ubusin natin yan. So, ayan ang mga langga. Nilagay ko na yung rice. So, kung sa tingin nyo na medyo marami yung tubig nyo, pwede nyo siyang bawasan, mga langga. So, ayan siya. So, ito, sakto lang to siya kasi parang natatabunan lang yung rice ng tubig. Kasi dapat ganun. Hindi siya sobrang marami, hindi rin sobrang, hindi rin konti kasi maghihilaw yung, ano yung rice nyo. So, pag yung rice nyo is, ano, is sobra yung sabaw, pwede natin siyang bawasan. Kung sa tingin nyo na sobrang dami, kagaya nito, sakto lang din naman, pero babawasan ko siya ng konti. Sa Saudi, ang tawag dito is kabsa. Kabsa yung ganito na style na pagkaluto sa Saudi. Pero dito, ang tawag nila dito is matchbus. Matchbus bukari, kumbaga. So, ayan mga langga. As you can see, wala na yung tubig niya, wala na siya. So, ayan, ganun na siya. Ganun na yung, ganito na yung rice. Magiging ganyan na siya. So, dapat, kailangan yung tubig estimated nyo para hindi siya magiging basa sa ilalim or magiging kulang sa tubig, magiging hilaw. So, ayan. Isisimay ko na siya mga langga. So, ayan guys, ililipat ko na siya muna dito, tatanggalin ko to, and then, ayan, lalagay ko to, yan yung ginagamit na pang simmer, ililipat ko siya para ma-simmer siya, habang niluluto ko yung, ano, sa ilalim. So, ayan guys, simmer muna natin dyan hanggang sa maalis na yung tubig, kasi wala naman na siyang tubig, so pero kailangan mo siyang isimmer. So, ayan mga langga, ito na yung aking chicken. So, habang niluluto ko yung aking rice, niluluto ko siya sa oven hanggang siya mapula siya, pero yung apoy, isa taas lang yung apoy. So, ayan siya. Papulahin lang na. So, ayan mga langga, tingnan nyo, diba? Wala na siyang tubig. Wala na siyang ano talaga, totally. Pero alam nyo mga langga, ito talaga, ang tawag dito is kabsa ito sa Saudi. Pero dito sa Kuwait, tawag pa rin nila is matchbus bukari. Ganon. So, tingnan nyo, oh. Yan, ganyan siya. Pero, kailangan pa rin siyang isimmer, mga langga. So, ayan na siya, mga langga. Ibabalik ko itong, ito yung, ano, yung tinatawag na, ayan. Ano bang tawag dito? Nakalimutan ko tuloy. Hashyo. Ayan. Yan yung hashyo. Diba? And then, yung saffron or saparan sa kanila. Ayan. Saparan. So, ayan. And then, tatakpan ko siya nito para isimmer. Ayan. Let's wait. So, ayan ang mga langga. Yung aking matchbus book curry. So, ayan. As you can see, tingnan nyo. Tingnan nyo yung kanin. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Ayan. O, diba? Tingnan nyo. Yung rice niya. Tingnan nyo, guys. Ayan. Kaya dapat yung tubig niya is katamtaman lang para hindi siya basa, hindi rin hilaw. So, ayan. So, ayan na siya guys. Ready to eat na ako. So, ayan o. Yung new rice. So, ayan ang mga langga. Yung aking matchbus book curry. Yung chicken. At yung ginawa kong sauce. Siyempre, meron akong racket, leaves, or jarjir, white onion, at saka lemon. So, ayan. Kain tayo. Hello mga langga. So ayan, luto na yung aking matchbus book curry. Ito na siya. And ready to eat na si Akech. Thank you Lord for this food. And bismillah. So ayan, titatry ko na siya. Kasi first time ko itong lutuin guys. So ayan, lalagyan ko siya ng ganito.
Tapos, alam ko maanghang yung ginawa ko kasi maraming chili. Guys, much busbukari. Ang sarap. Maanghang yung sauce ko. Guys. Sarap. White onion. Sarap ng halaga. Pero tatanggalin natin yung mga spices na mga black pepper na buo, ganyan. And then, mga langga, masarap din pag pinigaan ng lemon. So, ayan, lemon. Pigaan ko siya. Ayan. And then, yung hashu. Lagyan ko siya ng sauce. Hashu. Ayoko magkamay kasi mag-yellow yung kamay ko. Ayan. Sarap. Mabilang ako kakain. Late lunch. Lunch and dinner na ito, guys. Sarap. So, ayan mga langka. Thank you so much for watching. At sa mga hindi pa nakapalo, please like, comment, subscribe, at bell all na rin para ma-notify kayo sa mga bago kong upload videos. I love you guys. Team Hayahay and Dubs Cooking. Hello. Shout out sa inyo. Bye everyone. God bless. Mwah. Babush.